Mga kabagwis, alam nyo ba na sa panahon ngayon ay humigit kumulang 7.8 bilyong katao na ang naninirahan sa buong mundo? At ayon sa mga pag-aaral, ang kauna-una ang existence natin ay naitala, may 200 milyon taon na ang nakakaraan. Paano kung isang araw at sa isang iglap, mawala ang lahat ng tao sa buong mundo? Anong mga matitinding disasters ang magaganap? Anong mangyayari sa lahat ng ginawa ng mga tao? At ano ang kahihinatnan ng mundo sa mga susunod na oras, buwan, at mga taon kung mangyari yan? Isa na namang 100% facts video ang ginawa ko para lang sa inyo. What's up mga kabagwis? Welcome back dito sa channel natin. Medyo natagalan na ako ng pag-upload uli pero eto na uli. Nagpakita lang ako sa inyo para i-promote yung official Facebook page natin. Nilagay ko po yung link dun sa description sa baba. I-like nyo yung page natin kasi nag-a-upload ako dun ng mga ibang klaseng videos kesa dito sa ina-upload ko sa YouTube. Kaya dun sa mga dati na nating kabagwis, i-like nyo po yung Facebook page natin. At dun sa mga ngayon pa lang po nakapag-visit dito sa YouTube channel natin, huwag nyong kalimutang mag-subscribe para pag nag-upload ako ng mga ganitong klase ng videos, updated ka. So yung pag-uusapan natin ngayon, na-curious lang din ako. Tsaka para masagot na natin yung mga iba-ibang video na lumalabas ngayon kung ano nga ba talaga mangyayari sa mundo natin kapag bigla nawala ang lahat ng tao. Huwag na natin pagtagalin to. Eto na! Bago magkaroon ng mga tao, payapang namumuhay ang mga hayop sa mga natural habitat nila. Ganon din na natural na tumutubo ang mga halaman kung saan-saan hanggang sa dumating tayo at binago natin yan. Kasabay ng mga pagbabagong yan ay ang pagkasira naman ng mundo. Kaya napakaraming theories na lumalabas ngayon kung paano nga ba talaga magiging katapusan ng lahat. Kung sa kahit papanong paraan pa yan, sinasabing maraming interesanteng bagay ang mangyayari sa mundo kapag nawala ang lahat ng mga tao. At ito ang mga yan. Kapag bigla tayong nawala, magkakaroon ng kabi-kabilang aksidente sa lahat ng mga kalsada at himpapawid sa buong mundo. Dahil sa wala ng taong kumokontrol sa mga eroplano at mga sasakyan, ang posibilidad ng pagbabanggaan at pagbagsak ng mga yan ay napakalaki. Matapos ang ilang oras, magdidilim ang halos lahat ng lugar dahil mawawalan ang supply ng kuryente. Karamihan kasi sa mga coal power plants ay gumagana gamit ang fuels. Kung walang mga tao magme-maintain ng mga yan, syempre mabilis siyang mauubos. 48 oras na walang mga tao, magsisimula na rin magloko ang ilang mga wind turbines. Pati na mga solar panels ay halos mawawala na ng silbi dahil matatabunan na ng mga yan ang mga alikabok at hindi na makakapag-produce pa ng kuryente. Yung mga lugar na lang na umaasa sa mga hydroelectric power plants ang mananatiling maliwanag. Matapos ang 3 araw, mapupuno ng tubig ang mga subways sa buong mundo. Dahil wala nang magpapagana ng mga water pumps na maglalabas ng tubig mula sa mga yan, hanggang sa umapaw na lang mga ito sa mga kalsada ng mga syudad. Sa mga panahon ding yan, isa-isa nang magsisimulang mamatay ang mga alagang hayop sa mga zoo at maging sa mga bahay dahil sa gutom at dehydration kasi wala nang nagpapakain sa kanila. Yung ilang malalaki at malalakas na hayop ang pipiliting makawala at magpagala-gala sa mga kalsada para maghanap ng makakain nila. Makalipas ang 1 linggo, mamamatay na din ang mga halamang pananim sa mga bukirin dahil wala nang nagdidilig sa mga ito. At dahil na din sa mga hayop na sisira at kakain sa mga yan, magkakaroon ng pinakamalalaking pagsabog sa iba't ibang panig ng mundo isang buwan matapos mawala ng mga tao. Dahil yan sa mga nuclear power plants na natuyuan ng tubig ang mga cooling systems na nagpe-prevent ng overheating ng mga yan. Magre-resulta ito sa pinakamalalang global chain nuclear reaction. Mamamatay ang lahat ng mga hayop sa mga maapektuhan lugar at ang mga syudad na malalapit sa mga yan ay masisirang lahat. Sa mga lugar naman na hindi tatamaan ang disaster na yan, paniguradong ang lahat ay nagbago na din. Gaya ng mga malls at supermarkets na sa mga panahong ito ay punong-puno na ng mga ipis, mga daga, at ng kung ano-anong insekto at mga hayop na kumakain ng lahat ng meron sa mga lugar na yan. Kapag lumipas na ang 1 taon,
Karamihan sa mga space satellites na pinalipad ng mga tao ay mawawalan na rin ng power. Ang mga malalapit sa mundo ay babagsak lahat at masusunog habang dumadaan sa atmosphere natin. Ang ibang malalayo naman ay mawawala na rin sa mga orbits nila, magpapalutang-lutang sa outer space at magsisilbing mga basura ron. Sa mga panahon ding to, magsisimulang masilayan sana ng mga tao ang pinakamaaliwalas na mga gabi, nakitang-kita mga bituin at buwan, dahil yan sa malaking kabawasan sa polusyon sa hangin na tayo din ang may gawa. Fast forward tayo ng konti mga kabagwis. 25 years na walang mga tao. Ang mga halaman ay makikitang tumubo na kung saan-saan. Nasira na ng mga ugat ng puno ang mga kalsada. Ang lahat ng mga syudad sa mundo, maging ang matataas na mga buildings, e tinubuan na rin ng mga yan. Magsisiguhuan na rin ng iba dahil sa destruction sa structures na gagawin ng mga halaman. Ilang daang taon pa ang lilipas, ang mga infrastructures na gawa sa metal gaya ng Eiffel Tower ay babagsak na din dahil sa pinarupok na mga yan ng kalawak. Ang mga dams naman ay masisira na rin at wala nang makikitang skyscrapers na nakatayo kahit saan. Makalipas ang libu-libong mga taon, ang tanging makikitang patunay na lang ng existence ng tao sa mundo ay yung mga gawa sa pinakamatitibay na bagay. Katulad na lang ng Mount Rushmore na inukit sa granite o granite na kayang mag-survive ng hanggang 7.2 million years. Kung sakali mang isang araw, matapos sa mga panahong yan, ay may bagong henerasyon uli ng mga tao ang maninirahan sa mundo, madidiskubre ang ilan sa mga ginawa natin ngayon gaya ng kung paano natin nadiskubre ang fossils ng mga dinosaurs. Ang history naman natin ang pilit nilang aalamin para maisulat sa panibagong mga gagawin nilang pag-aaral na siya namang ituturo nila sa mga bagong tao. Ang pagkawala natin o ang human extinction ay hindi imposibleng bagay na mangyari. Hindi lang natin alam kung kailan at kung papano. Pero sa ngayon mga kabagwis, enjoyin muna natin ang lahat. Sana lang, kasabay niya na isipin din natin ang kapakanan at pangangalaga sa mundo. Alam naman natin na kapag si Mother Nature na ang nag-alboroto, paniguradong wala tayong laban dyan. Ayos ba tayo doon? Anong masasabi mo sa kwento natin ngayon, kabagwis? Kwentuhan naman tayo sa comment section natin sa baba, oh. Maraming salamat kasi tinapos mo ang video natin ngayon. Hanggang sa susunod uli, asahan ko kayo.